Good day, everybody. Today is the day that the Lord has made, and let us together, all together, proclaim that the Lord our God reigns. Revelation 19:6 says, "Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd, or the roar of mighty ocean waves, or the crash of loud thunder. Praise the Lord, for the Lord our God, the Almighty, reigns." Hallelujah. Yeah.
sense of joy. Every fear suddenly wiped away. Hearing your presence, all of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in awe of your wonders. The kings and their kingdoms are standing. Thank you.
presence changes everything, God. You make all things beautiful. You make new things, Panginoon. You make a way where there seems to be no way. You make a highway where there is, Lord, a desert, God. You provide, Lord. You give nourishment to those that are needing your strength, God. We magnify you, we magnify your presence, Lord. Continue to move in the lives of your people. Let your presence manifest, Lord, in every home today, God. As your word will be preached, oh God, let your presence reign. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed Sunday, mga minamahal at namimiss ko ng kapatid at kaibigan sa Panginoon. May the Lord richly bless you for worshiping Him and giving time to hear His word today. Kaya kung may kasama kang nanonood ng video ito ngayon, pwede ba ang pakisabi mo sa kanya, ang kapayapaan at kabanalan ng Diyos ay sumayo. Marahil doon po sa nangyari sa Amerika lately, ay familiar po kayo do sa pangalang George Floyd. Isang black man na kung saan po ay namatay nung siya po ay hinuli ng mga pulis. At nung siya po ay nakaposas, nakadapa sa sahig, sa kalsada, ay tinukuran po siya ng tuhod sa leeg at hanggang sa siya po ay mamatay. And bago po siya nalagutan ng hininga, ang kanya pong katagang sinasambit ay, "I can't breathe, I can't breathe. Di ako makahinga." At yun pong mga katagang yun at ang nangyari po sa kanya ay naging dahilan ng nagkaroon po ng uncontrollable chaos and violence sa Amerika. Na ang mga tao po ay ito ang kanilang ipinaglalaban ang justice para po kay George Floyd. Now, sa ating Panginoon, no siya ay pinako doon sa krus, ang isa po sa kanyang sinambit ay "It is finished." And then, siya po ay namatay doon sa cross. Na kung paano pong balikan ko kay George Floyd ay ipinaglaban siya ng maraming mga tao. Ang ginawa po sa kanya na pang-aapi hanggang sa kanyang kamatayan. Now, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus at yung kanyang sinambit ay ito po ba ay ating ipinaglalaban o tinatayuan? Ano po? Dahil napakahalaga nito sa ating buhay. Now, everyone believes that Jesus died on the cross to pay for our sins. Pero ang pamumuhay ba natin ngayon ay nakaugma or in line dun sa mga kataga na sinabi ng Panginoon, "It is finished." Binayaran na niya ang lahat ng kinakailangan natin, ang lahat ng penalties para po sa atin. At siya nga po ay namatay doon sa cross. So, nakaugnay ba doon yung takbo ng ating pamumuhay ngayon? Kasi sabi po ng salita ng Lord in 2 Timothy chapter 1 verse 9, "For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time, to show us His grace through Christ Jesus." I entitled this message, "The Highest Calling," ang pinakamataas na pagtawag o pagkakatawag. Samahan po ninyo ko munang dumulog sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Lord, please anoint and inspire us, each one of us, as we hear and study your word today. Ito po ay prayer in Jesus' name. Amen. Ang plano at layunin ng Diyos sa tao ay makapiling natin siya. Hindi dahil kailangan tayo ng Diyos, kundi kailangan natin siya.
na kahit nagkasala ang tao, immediately meron siyang provided solution for our benefit. God saved us not because mabait tayo or dahil sa mga anumang bagay na mabuting ginawa po natin, no? He saved us by His grace through our faith in Jesus Christ. And we are called to live set apart for God. Pwede bang pakasabi mo yung katagan na yun? Set apart. Tayo po ay ibinukod. Galing po sa marumi o makasalanang pamumuhay, kinuha tayo ng Diyos at ibinukod po para po sa banal na pamumuhay. Yun po sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, "For this is the will of God." Ito ang kalooban ng Diyos, that you should be consecrated, separated, and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice. At yung susunod po ng mga verses, binanggit po doon ang iba't iba pang mga klase ng kasalanan na dapat pong iniiwasan na po natin, at tayo daw po ay ang, sapagkat ang kalooban ng Lord, tayo po ay namumuhay sa kabanalan. That's why ibinukod po tayo ng Panginoon. Kasi kung tayo ay nakakilala na sa Panginoong Jesus, subalit namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, nawawalang kabuluhan natin ang kanyang kamatayan at ang sakripisyong kanyang inialay. That's why ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 14, "Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord." Kung wala daw pong kabanalan, eh hindi po makikita ng tao ang Diyos. Hindi po niya makakapiling ang Panginoon. Kasi kung ang Diyos ay ayaw ng kasalanan, ang mundo ayaw naman ng kabanalan. Holiness or godliness is foolishness for the world and for our sinful nature. Sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2 verse 14, "But the natural man," ito po yung ating sinful nature, "does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned." Kaya sa tao daw po na namumuhay pa talaga sa kasalanan, sa taong hindi pa siya na born again, siya daw po ay ang mga bagay na about the Spirit of God, about holiness, ito po ay kamangmangan, ito po ay walang kwenta, kahangalan para po sa kanya. If holy living is the longing of your heart, then your life will be blessed by God, kasi nakaposition ka na sa buhay na kinalulugdan ng Diyos. Pero kung ang puso mo ay walang desire, walang pagnanasa sa holy living, eh hindi ka talaga makapamumuhay sa kabanalan, dahil nga ang ating ginagawa ay nagsisimula sa desire, sa pagnanasa o pagnanais. Our highest calling is not degree, not position, not acquisition or fame. Kasi you can be a good doctor, pwede kang maging mahusay na attorney or architect, engineer, teacher, musician, singer, pwede kang maging successful business person, pwede kang maging top-notch sa school, o ano mang pinapangarap mo sa buhay, pero hindi yan ang iyong highest calling. Your highest calling is to live a holy life, to live it for the Lord Jesus Christ. That's why Apostle Paul said in Philippians chapter 3 verse 14, "I press toward the goal for the prize of the upward call." No? Ulitin ko po yung kataganin, upward call, isang makalangit na pagkatawag. Doon daw po siya nagpe-press toward. Ito po yung sa goal po na yon, na yung makalangit na pagkatawag sa kanya. That's why tinawag po ito na the highest calling. E sabi po doon, "I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." This was what the great Apostle Paul did. He pursued, he pressed toward the highest calling of God. Ang masaklap, kung ano yung hindi mahalaga sa Diyos, kung ano yung hindi nakakatulong sa kabanalan, yun ang binibigyang halaga ng ibang tao, maging ng ilang Kristiyano. Living a holy life is not just
abstinence from sin. It is living for the King of Kings. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Meron pong isang awit, isang lumang awit na nagsasabi, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before God's throne. Yun po ang pinakamataas na kasi na tayo po ay nasa presensya, nasa harapan ng ating Panginoon. At sabi kanina ng Hebrews, kung walang kabanalan ang pamumuhay, hindi pwede tayong nandoon sa harapan ng Panginoon. If we are for God, then we should live for God. Our life's purpose is not about us. It is about Jesus Christ. Jesus Christ Himself is the grace of God. And everything He does is about His grace for us. Ang sabi po ng John, chapter 1, verse 17, for while the law was given through Moses, grace, at ano daw po yung grace? It is the unearned, undeserved favor, and spiritual blessing, and truth. So, grace and truth came through Jesus Christ. Jesus Christ is the truth and He is the grace of God. So the reason why we are now under the grace of God and no more under the law is because Jesus paid in full all that the law requires about us. Binayaran ng lahat ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga penalties dahil doon sa kamatayan, sa pag-aalay niya ng buhay doon sa cross. So, when Jesus shouted, ano ang sinagaw ng ating Panginoon? It is finished! And when He died on the cross, ano ang nangyari? Titingnan po natin ang ilang mahalagang bagay. Number one, habang si Jesus ay nakabayubay doon sa cross, Jesus took our sins. Kinuha ni Jesus, dinala ni Jesus, na po, o binayaran ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Jesus paid it in full. All our sins are fully paid. Pwede bang pakisabi mo yon? Fully paid. Bayad na, kumpleto ang lahat ng ating mga kasalanan sa magitan ng buhay o dugo na inialay ng ating Panginoon doon sa krus. 1 Peter chapter 2, verse 24 says, He personally carried our sins in His body on the cross. So that, ito po yung purpose, we can be dead to sin and live for what is right. Dinala daw po, pinasan ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan doon sa kanyang katawan habang siya ay nakabayubay doon sa cross. At ang dahilan po doon, upang tayo nga ay mabayaran ang lahat ng ating kasalanan at tayo po ay mamuhay na, hindi na sa kasalanan, kundi kung ano ang tama. Yun po yung holiness. Yun po ang plano ng Lord. Yun po ang nais ng Panginoong Jesus. Because Jesus took our sins, He is now giving us His righteousness. Ito po may tinatawag ditong great exchange. Kinuha ng Panginoon ang masama sa atin, ano, yung ating kasalanan, at pagkatapos, yung mabuti na nasa Kanya, yung katuwiran, yung righteousness, na po, yung pagiging tama, pagiging matuwid, yun po ang ipinagkaloob niya sa atin. Praise God. That's why if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, if you are a true born again, you are now righteous, not sinful anymore in the sight of God. So righteousness is the blessing of God's grace. At ang grace nga po niyan ay dumating sa atin dahil kay Kristo. Ano po, dati ang tao nasa ilalim ng kautusan, pero dahil po kay Kristo, hallelujah, dahil binayaran nga sa krus ang lahat ng penalties ng kasalanan at ang hinihingi ng kautusan, tayo po ngayon ay under the grace of God. At ang grace na ito na dala ng ating Panginoong Jesus, ang binibigay po sa atin ay ang kanyang righteousness. Bakit po righteousness? Kasi kinuha na niya ang bigat ng ang lahat ng ating mga kasalanan. And number two, ano ngayon ang dala ng kamatayan ni Jesus Christ? Ano ang dala ng grace sa atin? Number two, Jesus paid in full kanina yung ating mga kasalanan. Ngayon naman, all our sicknesses and diseases.
binayaran na ng Panginoong Jesus ng buo, kumpleto. Walang kulang ang lahat ng sakit at karamdaman. Yung kadugtong po ng binasa natin kanina, 1 Peter 2:24, ang sabi po sa last part, by His wounds, you are healed. Sa magitan ng kanyang mga latay, sa magitan ng kanyang mga sugat doon sa katawan, kayo ay nagsigaling. Pansinin po natin yung word na healed. Hindi po sinabing, you will be healed. Kundi past tense, you are healed. Bakit po? Kasi nga, ang lahat ng hinihingi ng kautusan dahil sa ating mga sakit at karamdaman, ito nga po'y dala ng kasalanan. Ngayon po'y binayaran na ng buo ng Panginoon. Kung kanina binayaran ng kompleto ang ating mga kasalanan, ngayon ang binayaran ng Panginoon na kompleto ay ang lahat ng sakit at karamdaman. Hallelujah. So, healing is the blessing of God's grace. Ito po yung maganda, ito po ang magandang mabuting balita para po sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ano, angkinin, kunin ang kagalingan na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit nga? Ulitin po natin, bayad na. So kukunin mo na lang yung binayaran ng Panginoon. Ang kagalingan ngayon ay para sa iyo. So anumang klase ng karamdaman o sakit na mayroong kang dala sa iyong katawan, ngayon dahil bayad na ng Panginoon ang iyong sakit at karamdaman, angkinin mo ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus na may pananampalataya at walang pag-alinlangan na yung hihilingin mo na ipinurobayad ng Panginoon, matatanggap mo. Claim your healing! Sa iyo yan! Para sa iyo yan! Binayaran na ng Panginoong Jesus ang iyong karamdaman. So ang kagalingan ngayon ay para sa iyo. Hallelujah! Yan ang dala ng grace ng ating Panginoon. Number 3, Jesus took all our curses. Lahat ng sumpa na napa sa atin dahil nga po sa kasalanan na ating nagawa, binayaran na yan ng Panginoon, kinuha na yan ng Panginoon. Galatians chapter 3 verse 13 says, but Christ has rescued us. Pansinin po natin, past tense again. Rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. Dahil nga po sa mga mali, sa kasalanan, sa pagsuway na ating nagawa, dumating ang curse. Pero sabi diyan, kinuha na ito ng ating Panginoong Jesus. He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on a tree. Praise God. So, this is the grace of God. Ito yung kagandahang loob. Ito yung biyaya ng Diyos. Because Jesus took our curse. He is now giving us His blessings. So ito po again ang greatest exchange. Kinuha ng Panginoon ang sumpa para sa atin dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. At ngayon, ang ibinibigay niya sa atin ay ang pagpapala. Blessing is the result of obedience. Curse is the result of disobedience. So don't allow curse to have part in your life dahil pinalaya ka na ng Panginoong Jesus dyan. Blessings is what the grace of God brings to us. At pang-apat, Jesus took our poverty. Kinuha ng Panginoong Jesus ang ating kahirapan. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 says, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes He became poor so that by His poverty He could make you rich. Hallelujah! Because Jesus took our poverty, He is now giving us His riches. Galatians chapter 3 verse 29 says, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Hallelujah! So, ito daw pong pangako ng Lord para kay Abraham.
ano po, hallelujah, ay ito po'y dumadaloy sa kanyang mga anak, sa kanyang lahi, sa kanyang, wow, sa mga Israelita. At ngayon po, ang bawat sumasampalataya sa Panginoong Jesus, pansinin po natin ha, ang sinabi sa unang bagay, and now that you belong to Christ, tayo daw po ngayon ay naging bahagi din kay Abraham. Kaya ngayon po tayo tinatawag ng mga spiritual Israelites na yung pangako ng Lord for the Israelites, hallelujah, ay para sa atin din ngayon na sumasampalataya sa Panginoon. At dahil po sa ating kaugnayan kay Kristo, yung pangako ng Lord na pagpapala kay Abraham, ang sabi niya sa last part, belongs to you. Yun po ay dahil sa grace ng Panginoong kinuha niya ang kahirapan sa atin, at ang binikarloob niya ngayon ay ang kanyang kayamanan. Hallelujah. Dahil sa napakasaganang grace ng Panginoong Jesus sa atin, ano ang nararapat ngayon na pagtugon natin? Tingnan natin. Kasi binanggit po natin ang apat na mahalagang bagay. Una, ano nangyari sa kamatayan ni Jesus doon sa cross? Dumating ngayon ang grace po sa atin. Jesus took our sins. At ang pinagkaloob niya sa atin ngayon ang kanyang righteousness. Pangalawa, Jesus paid in full all our sicknesses and diseases. Ang ngayon yung pinagkakalab niya sa atin ay ang healing, ang kagalingan. Pangatlo, Jesus took all our curses. At ngayon, ang ipinagkakalab niya sa atin ay ang kanyang blessings. At pangapat, anong nangyari? Jesus took our poverty. At ang pinagkakalab niya sa atin ngayon ay ang kanyang kayamanan. Ito yung dala ng grace ng Lord. So ngayon, ano ang nararapat na pagtugon natin dahil sa masaganang grace ng Lord para sa atin? Number one, pagpapasalamat. Pwede bang pakisabi mo yon? Pagpapasalamat. Ephesians chapter 5, verse 20 says, "And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ." Give thanks for everything to God. Sa lahat ng bagay, yung pagtotoo pala na naunawaan natin, ang grace ng Diyos, hindi tayo magiging mareklamo. Kundi kahit sa sitwasyon na hindi maganda na ating pinagdadaanan, hahanapan natin ito ng ipagpapasalamat sa Diyos. Kasi naintindihan mo yung grace ng Lord. Si ibinigay na sa atin lahat ng Diyos ang mabuting bagay. Lahat ng masama sa atin, kinuha niya at pinalitan ng mabuti buhat sa kanya. That's why sa anumang nangyayari na controlled naman ng Lord, kasi walang nangyayari na hindi inalaw ng Panginoon, dahil God is in control, ang gagawin lang pala natin, lagi nating hahanapan, ano ang ating maipagpapasalamat sa Diyos doon sa ating sitwasyon na ating pinagdadaanan. So ang pagpapasalamat ay ikinalulugod ng pinagpapasalamatan, di ba? Kaya kung tayo'y magiging mapagpasalamat sa Diyos, tayo'y kanyang kalulugdan. At pag tayo'y kinalugdan ng Diyos, ano mangyayari? Doon bumababa ang kanyang favor sa atin. Pangalawa, na marapat na pagtugon natin ay pagsamba. Pag-worship. The protection and provision ng Panginoon sa atin, ito po ay demonstrations of who He is in our lives, the great God. Kasi sabi po ng 1 Chronicles chapter 16, verse 29, "Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him, O worship the Lord in the beauty of His holiness." Ibigay daw po natin sa Diyos ang karangalan na nararapat sa Kanyang pangalan. Okay? Kasi there is no one like our God. He is full of grace and mercy. And every time we come to God, He deserves to receive honor and glory buhat po sa atin. Kasi Diyos siya. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat. Siya ang napakabuting Diyos sa ating buhay. Ang dakilang Diyos. Sakit saan na pumunta, nandun ang kanyang protection, may provision, kahit sa time po na ito na mayroong coronavirus, nandyan po ang pandemic, pero tayo iniingatan, pinaprotektahan ng Lord kasi pinapakita ng Lord kung sino siya. At dahil kung sino siya, Diyos na totoo, makapangyarihan, banal na Diyos, nararapat daw po siya sa ating pagsamba. Na hindi lang every Sunday,
Every time na lalapit tayo sa Diyos, kinikilala natin kung sino siya. Diyos na dakila, nakarapat-dapat bigyan ng glory ang kanyang pangalan. Pangatlo, ano ang nakarapat nating pagtugon? Pagbibigay. Tulad po nabanggit ko last Sunday, ang pagbibigay natin ng tithe and offering ay hindi na dahil sa kautusan, kundi dahil sa pagpapasalamat sa goodness, mercy, and grace of God in our lives. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. Bakit po may pressure? Kasi nga, nakakahiya at hindi magbigay. Kasi utos eh, kailangan sumunod. So nape-pressure tayo. Dapat na po hindi napipilitan, ano po, hindi pagtugon sa pressure. Kasi sabi po ng salita ng Lord, for God loves a person who gives cheerfully. Iniibig daw po ng Diyos ang taong nagbibigay ng may kasiyahan. And verse 8, it says, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Pansinin po natin tatlong bagay in verse 8. Una, sabi po dyan, kapag tangpo tayo ay nagbigay ng masaya, at paano ba makakapagbigay tayo ng masaya? Tandaan po natin, kaya magiging masaya ang pagbibigay kasi nagbibigay ka ng tama at nagbibigay ka generously. Pero subukan mo magbigay kapag alam mong hindi tama yung binibigay, hindi magiging masaya ang iyong pagbibigay. Kaya ang sabi po ng Lord, you must give generously. Po, ang sabi po dyan, pag ginawa po natin yun, God will provide all our needs. Then sabi niya, you will always have everything you need. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. And third, sabi niyan, and you will have plenty left over. Para saan? Hindi lang para ipunin ng ipunin. To share with others. Kung pinagpapala ka ng Diyos, una, para ma-enjoy mo ang blessings ng Lord. Pangalawa, para magamit mo yan sa pagpapala para sa iba. So ito po ang kinakailangan natin gawin na pagtugon sa grace ng Lord. Una, ano po kanina? Kailangan natin tumugon ng pagpapasalamat. Pangalawa, pagsamba. Pangatlo ay pagbibigay. Alam niyo ba, nagbibigay tayo hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating binibigay, kundi dahil sa ating pagbibigay, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Sabi po ni Jesus in Luke chapter 6 verse 38, give and you will receive. Your gift, yung ating ipinagkakaloob, binibigay, will return to you in full, hindi kulang. Pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Kapag parang ito'y nagtatanim at pagkatapos magtanim sa matabang lupa, hallelujah, pagdating ng harvest, siguradong mas marami ang ma-harvest mo kaysa yung tinanim. Yan po ang sinasabi sa pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. That's why ini-encourage po tayo. Po, hindi lang para tayo pagpalain ng Diyos, kundi ito nararapat na pagtugon natin dahil sa masaganang grace ng Panginoon sa atin. At pang-apat na nararapat na ating pagtugon ay paglilingkod. Kapatid, walang kwenta ang buhay mo kung hindi mo yan gagamitin para sa Diyos. Iniligtas ka ng ating Panginoon, binanal. Diba? Ngayon, saan mo pa yung gagamitin ang buhay mo kung hindi para sa Kanya? Your life is double position of God. Bakit ko po nasabi yun? Tingnan po natin ang salita ng Panginoon. Una, in Isaiah chapter 43 verse 1, it says, but now, O Jacob, listen to the Lord who created you, O Israel. Now, ito po ay binabanggit kasi about kay Israel, kay Jacob. Tingnan po muna natin, palitan po natin ang pangalan na ito. Gawin natin personal
sa atin ang verse nito. So yung word dito, ang name na Jacob and Israel, gagamitin po natin, papalit natin yung ating pangalan mismo. So sasabihin ko, Ray, kung ikaw nanonood, banggitin mo yung pangalan mo, ulitin po natin, but now, O Ray, your name. Listen to the Lord who created you. O Ray, your name. The one who formed you says, ano sinasabi daw po ng Panginoon sa atin, do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. At ang mong sabi sa last part, you are mine. Ikaw ay akin. Naman tayo nilikha ng Diyos. Kanya na talaga tayo. Ang buong buhay natin ay sa Diyos. So tayo po ay pag-aari, possession tayo ng Diyos. Number two, o bago po natin basahin yung verse, yung tayo ay sa Diyos, pero saan ba natin ginamit ang ating buhay? Ginamit natin sa kasalanan. Ang katawan na ito ginamit sa kasalanan. Ano po? So dahil sa kasalanan, tayo na po'y nalayo sa Diyos. We are separated kay God. So ano na po nangyari dyan? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Bakit? Kasi sabi po na next verse, verse 20, for God bought you with a high price sapagkat ikaw ay tinubos o binili ng Diyos ng malaking halaga. At ano yung malaking halaga? Ang buhay ng kanyang anak, ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po dyan sa last part, so you must honor God with your body. Parangalan daw po natin ang Diyos sa magitan ng katawan po nito. Kaya po sinabing double position, tauna tayo nilikha ng Diyos at tayo po'y Kanya. Ngayon, ginamit natin sa kasalanan, nawalay tayo sa Diyos, nalayo sa Diyos, pero ang ginawa ng Diyos, tinubos niya tayo. Siya po mismo ang tumubos po sa atin. That's why, dobling pag-aari tayo ng Diyos po dyan. Kaya ngayon po, ang pamanhik ng salita ng Diyos, you must honor God with your body. Kaya't ang paglilingkod sa Panginoong Jesus is a great opportunity to honor Him for who He is and for what He has done. Kaya napakalaga po ngayon ang ating katawan po na ito. Ginagamit natin para saan? Hindi na sa kamunduhan. Hindi rin para sa ating sarili lamang. Ginagamit po natin ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. And muli, ang paglilingkod sa Panginoon, ito po ay pagbibigay ng honor kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa sa ating buhay. You are saved and called by Jesus Christ to enjoy life and to really enjoy a blessed and peaceful life. We have to live a holy life. A life worth living is living for the Lord Jesus Christ. You are called by God with the highest calling. So anong gagawin mo ngayon? Pursue that calling. And the best time to pursue that calling, ano ba yung calling na yan? To live a holy life is through this pandemic. Ito yung best time. So, gamitin po natin ang pagkakataon nito na may quarantine pa, ano po, para lalo maiayos ang ating buhay. Makita natin, makita mo bakit ka niligtas ng Diyos. Bakit ka tinawag ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, mga kaibigan sa Panginoon, pwede po bang samahan po ninyo ko muli sa isa pang panalangin? Tayo po ay lumapit po sa Panginoon at kung saan namang parte ng mensahe na ito na kinakausap ka ng Diyos, buksan mo lang ang iyong puso sa Kanya dahil gusto niyang kumilos. Meron siyang gustong gawing mabuting bagay. Gusto niyang pagpalain ng iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat na kami ay iyong iniligtas at tinawag para sa banal na pamumuhay. Di man kami karapat-dapat, subalit ginawa mo ito dahil sa masagana mong habag at biyaya. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng kapurihan at karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid at kaibigan sa Panginoon, gusto po kayong pagpalain ng Diyos at pwede bang i-extend nyo po ang inyong kanang kamay
dito sa inyong screen at tanggapin po niyo ang benediction. May the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Amen.